Ayan, hello guys! So ayan, nandito na naman tayo sa aking hotel review. So nandito ako ngayon sa Batangas, sa Ripa City. So nakabook ako sa The Zillion Pavilion. Zillion Builders Pavilion pala. Yun. So ito yung hotel nila. Review ko guys, wait lang. So naudlo, tumawag si Joash. So ayan, so papakita ko sa inyo yung hotel dito guys. So sa Zillion Builders Pavilion. So i-rate ko siya, pero pakita ko muna sa inyo yung room. Wait lang, ikot ko guys. Okay, so dito pagpasok mo, merong bubungad sa'yo na box. Di ko alam kung ano to. Walang nakalagay. And of course, meron silang mini ref. Yan. Then, meron to bottled water. So, syempre, remote ng aircon and TV. So, ganito yung room ko, guys. In fairness, ang laki niya. And, tingnan nyo muna yung TV ko. Ang laki ng TV ko. Siguro mga 60 or 70 inches siya. Ganun. Laki siya. Then, of course, dito ang aking kama. So, ano siya? Queen bed. Tapos may table dyan. And ang laki niya, ganyan guys. So, meron siya ditong working table. Ayan. And, meron pa dito yung mga tipong bisbisan. Ah, ito pala. Meron siyang lagay ng hanger, pero wala siyang hanger. Ayun o. And, wala siyang mirror dito sa kwarto. Pero meron siyang malaking ayan, bintana. So, yung bintana nila guys, ganyan siya. So, dahil sa third floor ako, ganyan. So, sobrang lamig dun. Ganyan. So, later, ya, ano na lang natin yan. Co-cover. Ganyan. Para hindi tayo kita sa labas. O, ayan. Hindi na. So, yan. Pag inikot ko to, guys, ganyan. Ayan. Ganyan siya. Diba? Then, pupunta tayo sa CR. Pakita ko sa inyo yung CR. Yung CR nila ay perfect din, guys. Ayan. So, ayan. Pagpasok mo dito, merong two towels sa taas. Ayan yung CR, may bidet. And ang lawak ng shower room. Ayan. So, merong soap and shampoo nakadikit. So, ang shower nila, I guess, merong heater na yan. Ayan. So, sobrang lawak. Dito na yung mirror pala nila, guys. Ayan. Sobrang laki. Kung i-rate ko ito, out of 10, siguro 9. So, bakit 9? Kasi, number 1, nasa lang elevator. So, nasa third floor ang room ko. So, maglalakad pa ako pababa. So, kaya ayoko lumabas kasi ang layo. Tapos, ang creepy ng hagdanan. So, dito lang ako hanggang umaga, diba? So, paglalabas ako, chat ko na sila kay Dennis and Joash na sabay na kami bababa. Then, bakit pa maliit lang ang rate ko pala sa kanya? Yung room, ayun pala guys, lesson learned sa mga nagbubook. Kapag nagbook po kayo sa Agoda, make sure na yung remarks nyo dun sa baba is na-accept or na-receive ng hotel. For example, nagbook ka ng 4 adults, pero ang description mo dapat sa isang room, solo lang siya, and then sa isang room, tatlong bed. So, ahead of time, dapat ini-inform nyo sila, guys, kasi hindi pala minsan nila nakikita yon or hindi sila nino-notify ni Agoda. So, lesson learned dito sa amin, yung dalawang room namin is naka-queen size. So, dahil hindi nakasama si Josh, share na lang sa isang queen size bed yung kasama ko. So, dalawang guys, share na lang sila sa queen size bed. So, kapag pala may, kunyari, may dumating, ganyan, kung yung kasama namin dumating. So, I need to pay additional 600 pesos for the additional mattress para lang maisama yung isang kasama namin. So, ganun siya. So, make sure pag nagbubook, double check at i-inform talaga sila kasi ang hassle din na pagdating mo dito tapos dun mo malalaman na meron pa pala silang hindi nakita o yung room pala natutulogan niya hindi siya ready. And dito hindi nagtatanggap sila ng payment kay Agoda. So upon check-in, kukunin nila yung payment sa inyo guys. So make sure to ask a receipt para meron kayong may pakita sa company nyo. And meron din silang hinihingi na safety deposit daw
So, 1,000 each room. So, nag-additional ako ng 2,000 dahil dalawang room po kami. So, refundable siya upon check-out. So, yun yung review ko sa kanila, guys. Pero dito, hindi siya breakfast included. Ayun pa pala, disclaimer din sa nagbubook, guys. Kasi, ang breakfast daw nila included lang sa walk-in. So, kapag nagbubook kayo through Agoda or online, double-check nyo muna yung benefits na included kung may breakfast sila. Kasi dito, hindi daw po nila ino-honor yung online booking na may breakfast. Ang priority lang nila is yung walk-in. Ang weird, diba? Paras ka naman magbabayad pero ayaw nilang tanggapin. So, well, policy nila eh, wala tayong magagawa, diba? So, yun. And yung coffee nila dito pala, guys, yun na lang pambawi. So, yung kaping barako daw nila is free, unlimited, start from 6 a.m. to 11 a.m. Pero sabi ni ate, 5 a.m. gising na siya. So, doon sa mga mahilig magkape, pwede po dito, unlimited. So, yun. Ingat lang po kasi baka mapalpitate yung heart natin. So, yun lang, guys. So, out of 10, 9 yung review ko. 9 siya dito kay The Zillion Builders. Tama ba ako? Oh, tama. The Zillion Builders Pavilion. So, ganun yung name. Basta i-chat ko na lang. Lagay ko sa description kung ano yung spelling niya, guys. Yun. So, yun lang, guys. So, 2 days ako dito. Check out ako ng Friday. So, tomorrow, it's another day. Ikot na naman po ako sa aking mga kliyente. So, wish me luck, guys. And Lord, keep us safe. And sana makauwi na kami agad. Miss ko na yung anak ko. Bye-bye!